Araw po. Okay? Kaya po natin sinasabing magandang araw. So, para ipaliwanag natin na meron tayong 24 hours. Meron tayong 24 oras. Ibig sabihin, sa dilim ng gabi sa ating planeta, sa kanluran, araw pa rin. Kaya lang madilim. Okay? Kasi nasa rehiyon po tayo ng araw. Okay, pag sinabing nasa rehiyon tayo ng araw, ang Pilipinas, hindi mo matatagpuan sa dugo, sa balat ng lupa. Okay? Okay. Dahil sinasabi ni Jose Rizal, ang Pilipinas wala sa balat ng lupa. Okay? Makikita mo ang Pilipinas na nasa dagat. Di ba maliwanag na sinasabi? Mayroon mang Pilipinas na nasa balat ng lupa. Huwag niyo hong sabihin niya kasi baka sabihin ng China, lupain ito ng Inchik. Ganun po yan. So, dinadayan niya ang kasaysayan. Tandaan natin na ang gusto nilang ikwento, mag-research kayo sa lahat ng website sa buong mundo. Ang kanilang ikinakalat ay kasaysayan ng kanilang dugo kung kailan at saan sila nag-explore. So, ang ibig sabihin, ang mga Inchik, ini-explore nila yung sinasabing region of the sun. Okay? So, pag sinabing region of the sun, yan po ay measurement of space, distance, over time. Okay, sabihin, minimeasure mo yung distansya at yung space sa pamamagitan ng oras. Okay, so yung oras po, ay meron niyang tinatawag na latitude and longitude. So, ang tumatama at specific point in area of our geography, okay, yung isang distansya ng lugar kahit anong bahagi ng mundo, sa lupa o karagatan man, na ang reference natin magsisimula sa primary dyan. Hindi po doon sa Chinese village. No? Kasi ang region of the sun, hindi pwedeng magsimula. Ha? Na ang 0 degrees longitude at saka ang 0 degrees latitude ay nasa loob ng toilet ni Domingo Lamcot. Doon tayo magsusukat na doon galing yung primary niya, pabalagbag, pababa doon sa southwest, no? O south, sorry, pababa doon sa southeast, no? So, hindi pwedeng ganun. Diba? At yung equator ay nakakross. Pataas naman doon sa northwest. Ha? Galing doon sa toilet ni Domingo Lamco. Ano? So, nakakahiya kasi. Kaya natin sinasabi, bastusan po ito. Binabastos ang mga Pilipino na tayo'y kapwa mangmang nila. Kasi bakit? Hindi nila makipakita yung region of the sun ay pagkalaki-laki. Di ba? Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, meron akong bansa na nasa rehiyon ng araw. So, ibig sabihin niya, dapat makita mo na may Pilipino kahit sa ang panig ng mundo. Kahit yung, o kung may Pilipino makapag-explore dyan sa langit, dapat makita mong may Pilipino. So, pag hindi mo ipinoproclaim na walang Pilipino, ibig sabihin, Inchik lamang ang nakikita mo, yung balat lamang ng China sa dugo mo. So, pinagpapalagay mo na ang Pilipinas, ha, ay hindi doon nagpaalam si Dr. Jose Rizal. Nagpaalam siya ay sa dugo ng Inchik na nasa kanyang litid. Di ba? O nagpaalam siya sa pangalan ng merkado na pangalan din ng People's Liberation Army. Di ba? Yun ang pinalalabas nyo. So, kasi kinakailangan nyo na magkaroon ng existence at gawing totoo yung nine dash lines. Na yung dash line,
na Indus Lines, eh 3,000 years old ang history niya, nagtatahimik lamang kayo. At ginawa ninyo na kasangkapan yung dugo ni Rizal. Eh, pwede ba naman yun na gawin yung kasangkapan ng Nine Dust Lines? Yung dugo na yung si Rizal. Di ba? Wala naman siya sinabi na ang tinitingnan niya, ha? Sa bansa niya ay yung dugo niya. Di ba? Maliwanag na sinasabi ni si Rizal na wala siyang isinuko na rehiyon ng araw sa kanyang dugo. Kasi hindi magkakasya yung region of the sun sa kanyang dugo. Alam nyo yan. Hindi ba? So kaya po natin, ipinapaliwanag na mabuti kung ano yung last farewell or yung huling pamamaalam. Actually, hindi ito huling pamamaalam sa Chinese village. Okay? Bakit natin sinabi na ito ay para sa tula o ito ay tula para sa genealogy or line of trace of root ancestry of China or Chinese village? Kasi hindi naman si Yung Si Rizal nagtula na nasa siya ay nasa region of the sun. O ako, nasa region of the sun, magtutula ako. Hinahanap ko sa region of the sun, nasaan yung encik na magulang ko. O, di ba? Meron ba siyang sinabi, dugo ko, magpapaalam ako sa iyo. Okay? Sinusuko ko sa iyo ang rehiyon ng araw. Itinatagubilin ko na sa iyo na yung mga stars na sinabi ko. Sinasabi ko na sa iyo na yung sky, sa iyo yung atmosphere, lahat ng nakikita mo sa dagat, sa iyo na, itinatagubilin ko sa iyo, o dugo ko. Sapagkat pag hinalukay mo ang dugo ko, makikita mo ang line of blood of ancestry. Nandun din ang kababata mong nasa dugo ko rin, ang kababata ko, na pinatay dito sa Pilipinas ni Emilio Aguinaldo. Si Juan Luna nandun sa dugo ko. So, basahin natin yung history ng mga incheck na itong Philistar, di ba? Itong Philistar o Sunstar, yung Sunstar of Davao, mga witchcraft historian yan. Okay? Itong nandito sa yung Wikipedia, yan po ay araw-araw, o oras-oras, every time, na yan ay napapansin nyo na nag-update, ang ibig sabihin, minumodify nilang kasaysayan at nagbubuo sila ng from 3,000 years of history, mag-i-extend na naman yan ng 5,000 or 10,000 history na yun ba yung history na dapat nating sundan, yung mga tungkol sa dugo ng incheck. Okay, ito po yung sinasabi nating listahan ng mga witchcraft historian. Okay? So, ang gusto nila, okay, ilabas natin uli. Ano? Kasi ang sinasabi nyo si Rizal, ano? Na, O country, pray to God. Sinasabi naman ito ay lahi na tumatawag sa kanilang ancestors. So, ang ibig nilang sabihin na si Jose Rizal, okay, nandito po si Jose Rizal sa Chinese Filipino, siya ang nagkukwento ng tungkol sa buhay ng mga incheck. Na yung mga incheck ay nagpunta dito bilang immigrants. Okay. So, ang maging immigrants na si Dr. Jose Rizal, di dumami na sila, yung 22 generations ni Kayenan. Okay, 22 generations ni Domingo Lamco at kasama nga itong si General Yepe or Mercado. So, si Mercado nga, ano, sinasabi natin, kiniklaim niya ang Pilipinas na ang founding father o yung lumalang o lumikha ng dugo ni Jose Rizal
ay hindi yung Diyos ng Pilipinas, ancestors ng China. Okay? So, ngayon, yung mga witchcraft historian, mayroon silang task na kanya-kanyang ginagawa kung ano ang yung being actor, ano, o being businessman, o being model, being actress, or socialite, fashion designer, blogger, ano, eh, mayroon silang kanya-kanyang approach. Okay, so, sabihin natin, ito, may dahilan si Jose Maria Sison para pumatay ng Pilipino for 52 years. Okay. May dahilan siya na kilalanin yung kabataang makabayan bilang mga apo ng China na ipinaglalaban ang Pilipinas bilang ang lahat ng mga galing sa province sa Pujian tulad niya. No? Tulad ng lahat ng nandito, si Bong Revilla, lahat ng nanggaling sa China, si G. Servido, ipinaglalaban nila ang Pilipinas, nangungulikta sila ng tax. They asked tribute, okay, yung pagkukuha, kung pangungulikta ng tax. No? Hindi ba corruption yan? Okay? Pujian Chinese ka, meron ka doon mga tao na andun sa field, na andun sa kababatan, na andyan sa kapuluan. Sabi na 7,641 islands, nangungulikta ka ng tax at tinatakot ng mga Pilipino, oh, mag-tax ka sa akin kasi ang mga nauna dito ay ang mga lulu namin sa Pujian. Pag hindi ka nag-tax sa akin, papatay namin kayo. Oh, siyang nagturo kay Duterte, sa instructor niya. Oh, sige, sabihin mo, mag-rally ka doon kay Marcos. So, sabi, meron bang isang Eden na nirarally mo yung sarili mong kaharian at pinakikita mo na wala kang alam doon sa sinasabi ng si Rizal na the Philippines is sorrow of his sorrows. No, ang totoong kadugo ni si Rizal, maramdaman mo na, uy, bakit natin papatayin ang mga anak ng Diyos kasi bansa ito ng Diyos? Eh, hindi nga kinikilala ng mga Chinese ancestry or Chinese genealogy na ang Pilipinas ay sa Pilipino, na ang Pilipino ay pinili ng Diyos sa rehiyon ng araw para manahin ang sinasabing bansang ito na hindi sila magre-rely doon sa made in China. Okay? Magkakaroon kayo ng kalayaan ng tuklasin ang inyong sarili. No? Kasi sila, pag binasa nyo itong Philistar, ano, ito nga sinasabi ko na nagpapakalat ng mga peaking kasaysayan sa buong mundo. Kasi buong mundo yun. Once na nag-post ka sa internet .com, ibig sabihin globally. Okay? So, ngayon, globally yan. Ipinapakalat mo na yung 1.5 million na Chinoy or Chinese, ay hinahanap nila yung contact nila na before migration sa Pilipinas from China, ay hanapin mo yung inyong ancestors doon para makita mo saan ba nagmula yung mga Incik at saan sila ipinanganak. So, ipinanganak ka sa China, may ipinanganak sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kung ang tatay ni Jose Rizal ay galing dyan sa Pujian, natural, pinapaliwanag nila na, okay, inheritance ito ng ancestors ni Rizal, hindi inheritance ng mga Pilipino. Dahil bakit hindi pwedeng manahin ng mga Pilipino ang Pilipinas? Eh kasi nga, ipinaglalaban ito ng mga anak bayan ng province of Pujian bilang inheritance kasi lulo nga ni Jose Rizal, si Domingo Lamco. Hindi ba? Oh, so yun po ang kanilang tungkulin. Kasi ito, makikita mo, meron ditong mga lawyers, meron ditong mga artista, lahat na pwedeng pasikatin yung kanilang manok. Ano? Kaya nga sabi ko, tayong mga mahihirap, karamihan tayo ang nabibiktima. Katulad ito, maniniwala ako kay Lito Lapid. Si Lito Lapid, nagpo-propaganda yan. Kahit na sa ang TV, TV station ng GMA, TV station ng ABS-CBN, kung saan sa lilitaw na pwedeng ipromote niya anybody dito sa hierarchy ng Chinese-Pilipino, nagpo-promote na si Rizal ay kasama nila. Okay? Kalahi nila. So meaning, ginagawa nilang promoter si Rizal ng notorious drug syndicate.
Okay, so inaallow ng mga Chinese Filipino na pumasok ang notorious Chinese syndicate sa Pilipinas dahil nga kailangan maghiganti sila sa mga Pilipino, hindi pwedeng hindi. Kasi kailangan palabasin nila na ang sinasabi ni Jose Rizal na pumatay sa kanyang kapwa Pilipino ay mga Pilipino din. Di ba? Kaya makita nyo, sino ba yung ABS-CBN? Walang ibang pinalabas yan na hindi masama sa buong buhay ninyo, kundi ang mga pulis at militare. Eh kasi, pinsan din siya ni Rizal. So, walang pinagkaiba na ang pattern dito sa PhilStar. Okay? So, at saka sa pattern na sinasabi ni Aquino, nung mamatay si Aquino, ano ba ang pinagbintangan niya? Di ba? Military terrorism. Di ba? At ang pinag-uusapan nila, yung kamag-anak ni Limahong, paano maging hero ang mga Chinese Filipino sa Pilipinas? So, yung isa, nire-reject niya, hindi ka pwede kasi pirata ka. Okay? O magnanakaw ka. Ina-accuse ng kapwa nila in chief, yung kapwa nila in chief. Diba? So, ngayon, hindi naman yun talagang target nila na, okay, magdrama lang sila ng kung ano-ano. Ang target nila talaga, magmuhin kasi sa ni Jose Rizal na maging katulad nila at maging katulad ni General Yepe na dapat ipagtanggol ng mga Chinese Filipino ang Pilipinas bilang New China. Diyan po yan umuuwi, no? So kahit na ano sabihin natin na ginawa ni Marcos yung talay na yan, ito naman ginawa ni Aquino itong ganito, hindi naman yun ang punto dyan eh. Bakit mo walang problema yung mga tulay-tulay na yan, ano? Ang mahalaga ay ang bansang Pilipinas. Sino ba talaga ang gumawa ng Pilipinas? At bakit mo ililing sa lahi ninyo na kayo nga hindi kayo nagkakaintindihan kung sino yung national hero ninyo? Ay gusto nyo talaga, maging hero lang pala si Jose Rizal ng Chinese genealogy of Fujian ancestors. Di ba maliwanag na yan? So pag ginawa mo ang hero ni Jose Rizal, hindi yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na, oh, country pray to God. So ibig sabihin, pag sinabi ni Jose Rizal, line 5 of paragraph 8, oh, country pray to God, hindi ibig sabihin na yung Diyos ni Jose Rizal ay sinasamba itong Fujian ancestry, yung Chinese village. At hindi naman sinasabi ni Jose Rizal na magdasal yung Chinese village doon sa province of Fujian, at yung province of Fujian magdasal doon kay Xi Jinping. O, diba? So, sige, naging topic natin yung tungkol sa Diyos, ano, diba? Naging topic natin yung si Jinping sinasamba sa China. Okay, sige. Kayong mga DDS, magsisamba kayo doon sa kay Xi Jinping, kasi lahat ng hierarchy ng CCP kinakailangang sambahin. Kasi yun ang dapat paniwalaan. Hindi pwedeng hindi susunod ang mga tao o sangkatauhan na hindi susunod sa hari ng Communist Party of China. Okay? So ngayon, tingnan natin kung sinong sinasamba ni Jose Rizal. Okay? Jose Rizal na sinasabi natin na may apelyedong Mercado. Okay? Kasi ito si General Yepe, ang sinasamba niya, a Communist Party of Civil War technology. Kasi ano, technology, gumagawa siya ng mga murumurong labanan na kunwari, maggira-gira kayo, pero uuwi din kayong lahat doon sa sasambahin ninyo na Communist Party of China. Okay? Kasi itong si General Yepe ay pirata, mamamatay tao. Pag sinabi pirata, kinukuha niya yung buhay ng kapwa niya in check. Sanay siya sa labanan at patayan. Okay? So, hanapin yung history, no, ni General Yepe. Pag sinabi ng history, yun yung anyo ng pagkatao mo mula nung panganak ka hanggang mamatay ka. And then, bibigyan mo siya ng reputation na, okay, national hero ka ng China at napakagaling mong pumatay, ibibigyan kita ng parangal, magiging national hero ka ng Pilipinas. Pwede ba yun na isuko mo sa Pilipinas yung mga patay na inchik o yung lahi ng inchik at sasabihin mo, dito, hindi lang si
si General Yepe, gawan natin ng ano niya, ng monumento. Parangalan natin 'yan dahil maraming pinatay na Pilipino 'yan eh. 'Di ba? Maraming pinatay diyan sa Quezon. Eh, 'di ba? 'Di ba katulad 'yan ni ano ni Duterte, maraming pinatay sa Davao. 'Di ba? Ang dami, 'di ba? Because kasi nga doon tayong drug war, 'di ba? At yung drug war na hindi nagsimula noong pa yan kasi tignan mo yung founder ng PDP Laban na si ano, Dilawan, 'di ba? Sino 'yon? Si Aquino, 'di ba? Si Aquino, taga Siamen din, 'di ba? Pinatay siya ng mga military, 'di ba? Sundan mo, 'di ba? Tingnan mo, galing siya kay sa Santo Domingo Church, 'di ba si Domingo lang po nagpabautize siya sa Catholic. Ha? Nung anong year na 'yon, 'di ba? Nung gumating siya sa Pilipinas, 35 years nang siya ibautismuhan sa Pilipinas. Bilang Domingo lang ko, pero siya kiyenan. Kaya ngayon, yung Santo Domingo Church, doon hango yung pangalan ni Domingo Lamco kasi lahat nga ng mga taga-Pujian ay santo. Dapat nating igalang, gawat lagi nating riboldo. O, ganyan po ang nangyayari na history ng Pilipinas mula sa China na dumaloy sa dugo ni Jose Rizal. Pwede bang daluyan ang dugo ni Jose Rizal ng mga mamamatay tao? Pwede ba? So, paano? Kasi ang pinag-usapan natin dito is selection of national hero. So, alam natin, ano ba yung sinasabi na, okay, the Philippines is ours, the West Philippine Sea is ours. Diba? Madalas yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. So, behind that, may nakatago na sekreto. No? Kaya pala hindi natin ma-proclaim na national hero ng Pilipino o ng Pilipinas si Dr. Jose Rizal dahil ang gusto niyang palabasin dapat ang magiging national hero through selection of by the president himself of the Philippines kasi siya ang may control ng National Historical Commission Culture and Arts. So, ngayon, so, dapat susundin pala yung Chinese lagi. Okay? Yung may dugong inchik. Kasi pag hindi ka sumunod sa may sa dugong inchik, hindi ka pwedeng maging national hero ng Pilipinas. Di ba? Kasi sinasabing magiging national hero lamang is through selection process. Okay? So, if you are Filipino, native to the Philippines, you are not belong to national hero of this country because nobody knows where is the Philippines. Nobody know what is the dignity of the Filipino in the country of birth of his citizenship. Wala kayong alam sa pagka-Pilipino nyo. Wala kayong alam kung paano kayo pinanganak, saan kayo nagsimula, anong history nyo. O, di ba? Kaya sinasabi dito, there is no law, no? Or executive order, proclamation has been enacted or issued officially proclaiming any Filipino historical figure. Kasi nga, bakit nawalan tayo ng historical figure na Filipino? Kasi nga, kasama na si Jose Rizal ng mga inchik na yan, hindi ba? So wala nang national hero kasi ang dapat maging national hero dapat galing lang kay Emilio Aguinaldo hanggang kay General Yepe. So, lahat lamang na nagmula sa China, mula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay General Yepe, ang pwede mong gawing national hero kasi wala nga, hindi nga Pilipino si Jose Rizal eh. Diba? So, dito pumapasok na ito, yung sinasabi ng mga taga-suporta o mga media reporter ng sinasabing secret society ng China dito sa Pilipinas kasi nga, inakaw nila, kinounterfeit nila yung history ng region of the sun at saka sea of the orient para mabaliwala yung space-time no, and distance no, or measurement of territorial sovereignty using geography or positioning of your country or boundary, political boundary of country and
another country, gagamitan mo ng dugo. Diba? And then, pagkatapos nagamitan mo siya ng dugo, eh magiging inheritance ng father o ng genealogy ng China ang Pilipinas kasi dugo ng inchik ang itinubos dito sa Pilipinas, di ba? Kaya nga pinaglaban. Parang ginawa mo, naisip nila Emilio Aguinaldo na, uy, di ba sabi ni Jose Rizal, ano ba ang sinabi ni Jose Rizal? Bahay ang Pilipinas. Ha, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Binabanggit ni Jose Rizal, this is our home. This is our country. Kung ito ay home, ay dapat ito ay bahay, ito ng mga inchik ang nandito. So, binaliwala nila na sinasabi dito ni Dr. Jose Rizal na dapat ang nagahari sa bahay ng Pilipino ay hindi human being. So, ang gusto nilang gawin, bahay ito, na, ang Pilipinas, ano? Kasi sinabi naman ni Jose Rizal dito, ang Eden na sinasabi ko ay bahay. No? At itong bahay na ito ay bansa din. Okay? At yung bansa na yan na sinasabi kong bahay, ang naghahari dyan ay Diyos. So, ang gusto mangyari ng mga inchik, okay, nagparalali sila. Okay? So, bahay lamang ang Pilipinas ng mga apo ng China. Okay? At palibasa na bahay ito ng mga apo ng China, okay, dapat gagalang siya doon sa lolo niya. Doon sa mainland province. Kaya yung province, hindi mataas kaysa sa bayan. Okay, so, dapat friendly lamang ang Pilipino. Ha? Yan ang setup natin. So, yan ang pinag-uusapan nila sa table noong after mamatay si Dr. Jose Rizal. Kaya lang sabi ni, inisip ni, yung gobernador Silio na ito, yung mabahong isda na ito. No, kaya sinasabi natin mabahong isda. Miklo tayo, no? Kaya nila binago yung pangalan ng Siamen, no? Kasi meron na nga silang binabalak na agawin ang Pilipinas after ng pamumuno ng Spanish at saka ng American. May usapan na sila, patago-tago pa itong classmate natin diyan sa Ateneo de Manila, 'di ba? Kasi maraming classmate si Dr. Jose Rizal diyan sa Ateneo de Manila. Kaya labanan niya ng mga estudyante eh. So, sino ba yung mga kababatang dinukot? So, siyempre, magsususpek ka na at di yung kalaban ni Dr. Jose Rizal doon sa Ateneo de Manila. Di ba? So, sino ba yung mga kalaban? Siyempre, yung madikit sa simbahan at saka sa Gobernador Silio. Kasi nga, sinasabi natin na government noon ay binubuo ng simbahan military ng Spain at saka mga sahuran ng mga gobernador Silio. Okay? So, siyempre, nakasulat dito sa Las Periwel, naku, baka tayo pagbintangan, sino ba yung mga gobernador Silio dito? Kasi tapos tayo ngayon. Di ba kasi magtatanong yung mga apo natin, sino bang pumatay doon kay Dr. Jose Rizal? Sino ba dapat natin pagbintangan? Di ba? Dagawa tayo ng paraan. Di ba? Pagbintangan natin din itong mga Pilipino rin ang pumatay kasi mga barbaro naman sila. Okay? So, doon po nangyari yung history ng Bill of 1902 na kilala ng Amerikano sino ang barbaro sa Pilipinas. Ang inchik ba ang Pilipino o yung sinasabing sweet foreigner? Kasi may tatlo lamang lahi, apat na lahi lang meron sa Pilipinas na may presensya na bida doon sa 1896 Revolution. Okay? So, ang sinasabing bida yon, okay, yung mga tao na nakatira sa Pilipinas na ipinaglaban yung bansa ni Manila, no, na kapigatian ng kanilang kapigatian. So, sino ba yung nakipaglaban doon? Ay, hindi ba yung KKK? Si General Andres Bonifacio. So, noong 1896, ikinulong nila si Dr. Jose Rizal. So, yung line, yung paragraph 2, okay, yan na yung nung mabasa yan nila Andres Bonifacio, okay, dahil may plano na rin sila na tibagin itong Gobernador Silio system at ang government of Spain, no? Eh, ang ginawa nila ay
nakipaglaban sila nung mabasa nila ito. No? Itong paragraph 2 and 3. Okay? Na kinakailangan na hingin nila yung bansa nila at yung mga tahanan nila. Kasi kailangan hingin nila yun kasi walang nangyayari. Pinapatay lamang daw sa loob ng tahanan yung mga kaibigan niya. Yung childhood friend niya. E sino ba yung childhood friend niya? After na mamatay si Dr. si Rizal, di ba nagpatuloy ang patayan? Ipinagpatuloy. Sino nagpatuloy pumatay? Ha? Eh, hindi ba itong si Emilio Aguinaldo? Siya ang nagpatuloy ng pagpatay. Di ba? Sino ang pinatay? Di ba? Hindi naman nila isinama dito si Andres Bonifacio dahil mapapaghalataan nila. So, inihiwalay ng mga witchcraft historian dito na hindi nila sinasama dito dahil natatakot silang magwala dito yung mga Pilipino dahil paano nagkasama dito si Andres Bonifacio at si Emilio Aguinaldo, magkalaban sila. Ang ibig sabihin niya, nagpapatayan ng inchik sa kapwa-inchik. So, hindi pwede isama dito si Andres Bonifacio. So, ihiwalay na lang natin ang istorya sa pilister natin na palabasin na inchik din sila. So, ganyan po ang nangyayari. Kaya, itong mga witchcraft historian na katulad si Teresita Angsi, ano? Ayan po ay witchcraft historian. Kaya natin nasasabing witchcraft historian niya dahil ang kwento niya ay puro sa lahi niya. Okay? So, sa lahi ng mga inchik. Okay? So, ito, pag napansin natin, sinasabi dito, ay sinusunsog nila yung roots nila. So, ibig sabihin tayo mga Pilipino, aba, ay dapat maghanap din tayo ng roots. Kasi hinahanap nga nila yung root ng Pilipinas. Dahil si Rizal, akala nila na si Rizal, siya ang may-ari ng Pilipinas. Okay, so, dahil kinukonsider nila na siya ang may-ari ng Pilipinas, yung si Rizal, eh, kinakailangan na para sila magmana ng buong Pilipinas, kinakailangan magkaroon ng lahi si Dr. Si Rizal sa China na pag namatay si Rizal, pag namatay si Aquino, pag namatay si Bongo, pag namatay si Emilio Aguinaldo, o si Corazon Aquino, o kaya ay si Alfredo Lim, o kung sino man Chinese-Pilipino nandito, si Ramon Ang o Ramon Bongrevilla, o kung sino man na ruling class dito, eh, hindi pwedeng manahin itang Pilipino. Dapat ang magmamana ng Pilipino ay binhilang ng incheck galing sa China. Kasi nga, hindi naman yun yung pinaglalaban ng mga Pilipino ang Pilipinas na bansa nila. Dahil kumakanta nga sila, nabayan din nila ito. They understood na ang kumakanta doon sa Sea of the Orient ay kabataang makabayan ng province of Fujian. Dahil, di ba, kanta ng kanta itong mga apo ni So, yung mga naging apo ni Emilio Aguinaldo, kumakanta ng Bayang Magiliw. O, di ba, mga Pilipino, Bayang Magiliw din. So, di ba, friendly state, inaamin nila na friendly state ang Pilipinas. O, di ba, they do not know the dignity of their birth. Ganun po yan. So, kaya kung hindi po mababago yung national anthem natin, ang sinusunod natin lagi ay yung parang pinaamin tayo na mga mangmang tayo at hindi natin alam kung nasaan yung rehiyon ng araw at ano yung kinatatayuan natin sa rehiyon ng araw. Yung bayan of Fujian ancestor, ha? Or bayan of blood ancestry of the Communist Party of China at the region of the sun. So, mag-iisip na naman tayo, di ba? Pag hindi natin naisip yung totoo, ay di ba paano nakalak na lamang tayo sa maling pagkanta at maling pagtula. Okay. So, tula nga ba ito? Itong last farewell. Okay. Yan po ay last will. Ano ba yung mga kagustuhan na Rizal para doon sa sinasabi niyang bansa? Okay. Kung bansang China ang tinutulaan niya or Chinese village ang tinutulaan niya o Chinese genealogy ang tinutulaan niya, ay maniwala tayo. Sumampalataya tayo. Magbayang Magiliw tayo lagi. Magpanatang Makabayan tayo lagi. In the name of Emilio Aguinaldo at ni Juma Sison ng mga anak bayan. So, kayong mga kabataang barangay, ay hindi mas mataas sa kabataang makabayan. So, ang ruling class nyo ay kabataang makabayan lamang of the province of China. So, yan po ang mitolohiya na ginawa ng iba't ibang leader ng Pilipinas magmula doon sa June 12, 1898, na First Revolution, na ang ginawa nila,
The revolution must become not from the Philippines, but from the genealogy of Fujian ancestors para makaiwas sila doon sa sinasabi heinous crime na ginawa na dapat ay ihahatol yan ang firing squad, hindi kay Dr. Osiris, kundi dapat kay Emilio Aguinaldo kasi dito may batas si Dr. Osiris, ano? Habang siya ay nasa loob ng bilanggo na dapat sa Pilipinas, walang papatayin Pilipino. Okay? Dahil ito ay bansa ng Diyos. Okay? Meron bang Diyos na nagsulat siya doon sa Chinese village? Okay, I am God. I will write letters to ancestors of Osirisan to send, no? Hukbalahap. Okay, into contact Marcos, Ferdinand Marcos. And Marcos is to forgive after killing Filipinos, those tyrants Filipinos, those murderers Filipino who oppress the Chinese genealogy of Hukbalahap from Mao Zedong will be put into death. And they, because they do not know the dignity of their birth. What the Filipino are worth dying for? Diba? O di palayain natin itong si Hukbalahap, gawin natin national hero. Kaya ngayon, sa panahon ni Duterte, national hero na yan ng Presidential Commission, no? On Historical and Arts. Okay? Yung historic, yung National Historical Commission, no? Of Culture and Arts, no? Kontrolado yan ng secret society ni Emilio Aguinaldo ng Fujian ancestry. So, so ang layunin ng secret society ni Emilio Aguinaldo ay wasakin yung kasaysayan na sinasabi ni Osirisal na ang Pilipinas ay inheritance ng Pilipino. Gusto nilang wasakin yung sinasabing Psalm 33:12 na dapat ang isang bansa, no, ay pinagpapala kung kinikilala niya na ang Diyos na ay ang kanyang Panginoon. Hindi yung may Diyos ang Pilipinas na ang Panginoon ay Fujian ancestors. Okay, so kasi kaya natin sinasabi ito because we have to know our origin. Ano ba talaga yung last farewell? Tula ba yan para sa Chinese genealogy? Or there is something else? Okay, so meron pong lihim dyan na yan ay hindi tula para sa Chinese genealogy of the Communist Party of China. Kasi pag nakita nyo, nakapattern ang Communist China doon sa foundation ng dugo ni Rizal. So ang gusto niya, maging bida ang Communist Party of China sa buong mundo by means of blood of Osirisal. Ha? Kaya yung po ang ating dinidiscuss, dapat bang patayin ang Pilipino na lamang at walang sinasabing human rights? Okay? Kasi namatay po yung kapatid ko, no? Pagkatapos mamatay, walang human rights, basta na lamang dinasal sa simbahan. Wala na, hindi na nakita kung sino pumatay, di ba? Yung pala ang mga mamamatay tao, akala natin aswang, yung pala mga anak ni Mao Zedong. Okay, nung una, sumama ang loob ko, kasi bata pa ako noon, gusto kong magrebelde sa mga sundalo dahil pinatay nila ang kapatid ko dahil napagkamal ang estudyante. Oh, sorry, napagkamal ang estudyante ng UP. Oo, di ba? Napagkamal ang komunista. So, yan pong deception na yan. Ha? Kinakailangan ang bawat Pilipino ay mapagkamalan. Yan po ay malaking sindikato. Ano? Kasi yung tsuri na uy, dapat mapagkamalan nyo ang mga Pilipino na silang mamamatay tao. Pag hindi sundalo, ay NPA. Yan, kabusitan yung nasa simbahan kayo. Binabautismuhan nyo ang People's Liberation Army
at mga Pujian Chinese para pumatay ng Pilipino at sasabihin mo napagkamalaan. Ha? Yung tsuri ng napagkamalaan, kailangan ma-identify yan. Pag sinasabing Pilipinas, hindi ka magkakamali. Bisita man yan. Ha? O sarili mong pamilya, kapitbahay mo, kaibigan mo, hindi mo dapat pagsuspitsahan at sabihin mo, o ikaw ang pumatay ng apo ng China. O ikaw ang pumatay ng Pilipino. Dahil ilang taon na tayo na paikot-ikot lang dyan, pagkatapos, katulad no, sasabihin natin, eh, dapat natin gawing national hero si Luis Tarok, dahil yan ang sabi ni President Duterte. Diba? Kailangan natin gawing national hero ng Pilipino si General Yepe, dahil yan ang sabi ni President Duterte, kasi kaibigan niya ni Cory Aquino. Kababayan namin si Cory Aquino sa China, sa Xiamen, di ba? Oh, pwede ba na magkamali ka sa pagpili ng national hero? Na dapat pipiliin mo ang kriteriya, dapat maging hero ka. Pag hindi ka nakapatay ng Pilipino, hindi ka hero. Pag hindi mo na nasira ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi ka hero. Pag hindi ka pa nakapagpasok dito ng papatay, no? Sa kahit sinong dayuhan, ha? Na foreigner, hindi ka magiging hero ng China. Pag naging mamamatay tao ka ng Pilipino at ng mga dayuhan, magiging hero ka. So, ganyan po ang nangyari. Ginawa nilang national hero itong mamamatay ng tao. Okay? Nito lamang November 19 hanggang November 20. Okay? Ginawa nilang hero si General Yepe. Okay? So, di ba ito, i-click nyo, kayo na lang po ang mag-click kung sino yan, di ba? Kaibigan ni Cory Aquino, sino si Cory Aquino? Eh, di ba yung Pujian Chinese din na nag-promote kay Duterte na taga Davao? At si Duterte, after ma-promote noong 1987 sa Davao, nagpalago na siya ng Chinatown doon. So, ang trabaho ni Duterte ay mamiki ng land title at ipakain doon sa mga Pilipino. Kaya dapat ang Pilipino magkaisa. Itali ang lahat ng mga Duterte, pakainin ng land title na pinakain nila. At kasi yung pinakain na yun ay Pilipino. So, dapat yung mga gumawa ng Chinatown, pakainin ng land title. Speaking lang title. Wala namang inheritance ang China sa Pilipinas. Oh, hindi ba? So, nakakahiya na sa nga nakakita na Pilipinas, pakakainin mo ng land title. Dahil kiniklaim ng apo ng China ang buong Pilipinas. Oh, ang problema nga, hindi nila mapiki yung Diyos. Di ba? Pag sinabing Diyos, wala kang pwedeng gawing land title. Kasi sa kanya yung region of the sun, saka sa kanya yung dagat. So para mapiki, mawala yung historia ng karagatan, saka ng dagat, gumawa ang mga encik na ito, sila Duterte, at itong mga secret society, ng organization, secret society, na may hawak silang kumpas. Ano klaseng kumpas yan? At hindi nyo makita-kita. Sa ganda ng kumpas na ginagamit ni Mil, di makita niyo ang Pilipinas at tinitingnan niyo ang dugo ninyo. So yung dugo na yan na lumakad sa surface of the earth, yan ang kinikilala ng mga Encik. Ano? Kasi yun daw ang nag-explore ng Pilipinas na mauna. At sila nga nagkaroon ng pinakang matandang Chinatown sa buong mundo. So, ibig sabihin na kung may Chinatown ang mga Encik dito, nauna ang Chinese civilization dito, kaysa sa mga Pilipino. At sila yung naging unang civilized. So, kaya nga, sinasabi nila na sila yung founding father ng Pilipinas. Katulad nito, ha? Kasi ang pinakikilala sa atin is exploration for understanding. No? So, ang ini-explore nila ay yung paano sila nag-emerge? Paano sila biglang lumitaw sa Pilipinas? Paano si Rizal ay nagsimula dito? Okay, di ba? So, ang tinitingnan nila ay dugo ng kanilang mga magulang. Okay, so, dapat
Alam din natin ang dugo ng ating mga magulang. Saan tayo nagmula? Sa dugo ba o sa lupa? Okay? Diba? So, kaya lagi natin dinidiscuss ito, no? Kasi iba ang turo sa atin sa universities. Iba yung nangyayari sa totoong buhay dun sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal na bakit pinagpapapatay na ang mga Pilipino dito at umuorder pa sa Pujian si Duterte ng drug at itinatago niya yung mga drug lords katulad ni nung kumpare niya. Tinago na niya, di ba? At pinalaya na, nawala na ng kaso itong itong mga drug lords. Di ba? Sino yung mga drug lords na yan? Kilala niya naman yan. Nawala na. Di ba? Wala na sa balita. So, ngayon, itong si Duterte, laging pinagmamalaki ang China. Kasi nga, galing din siya sa Pujian. Okay? At ipinaglalaban niya ay hindi mga Pilipino. Yung pinagmulan daw ng Pilipinas. Kaya madalas na sabi niya, hindi, nagmula si Dr. Jose Rizal sa China eh. So, ibig sabihin, doon nagmula yung sovereignty at yung public domain ng lahi ni Jose Rizal through genealogy na ang Pilipinas, inheritance ng China. Yun yung sinasabing shared history ng China sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kaya nagkaroon ng Pilipinas at ng sovereignty ang Pilipinas ay hindi dahil kay Rizal, hindi dahil doon sa Diyos, hindi dahil sa mga Pilipino, dahil doon sa ancestors at dugo ni Rizal sa Pujian. So, ganyan po ang nangyayari. Kaya itong mga inchik, nung pagsabi ni Duterte na the Philippines, I suggest the Philippines to become province of Pujian ancestors in China. So, anong ginawa ng mga inchik dito? Naniniwala sila na province of Pujian ancestry ang Pilipinas. Kaya, hindi sila maglalakas dyan ng loob na magsabit na the Philippines is the province of Pujian China. Kung hindi nila kiniklaim na inheritance ng China ang Pilipinas. Diba? So, ngayon, nawala na yung case na yon. Ang ginawa naman itong mga trolls ng China na sila Amy Marcos. Ano ba? Naggawa naman siya ng mga Chinese garden. Ito naman, nakaparallel naman itong anak niya na si Duterte. Ito si Sara Duterte. Ang ginawa naman niya, ginawa naman niyang sister cities ang naneng Jinjiang at Xiamen ng Davao. So, ibig sabihin, ang iniisip ng mga Pujian Chinese o Pujian genealogy sa Pilipinas katulad ni Bongo, ang China naging presidente ay gagawin niyang magkapatid ang magkamag-anak ang Pilipinas, ha? Ang mga siyudad ng Pilipinas at ang siyudad ng China o ang province ng China at ang Pilipinas bilang state ng Pujian ancestors. Kasi ang Pilipinas magiliw lang na mamamayan ng Pujian province. So dapat tanggalin natin bayang magiliw, ano? Yan ay insulto sa atin. Sino ba naman na yung bansa mo, tinatawag niyo si Rizal, na bansa ng Diyos, sa sabi mo, bayan ang Pujian ancestors. At tayo ay magiliw lamang sa mga ancestors at tayo ay mga bisita lamang dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, ina-counterfeit hanggang ngayon, yung counterfeit ng ating identity, yung pag-program sa ating kaluluwa, na dapat hindi natin kilalanin yung Diyos na siyang lumalang sa atin, na siyang naglagay sa rehiyo ng araw dito sa malayong dagat ng silangan, ang pinalalabas ng ay itong Diyos natin ay alipin sa Chinese garden na ginawa ng mga apo ni Limahong na sila Marcos. Ha? At dapat tayo na dapat igalang na ang Pilipinas na sinasabing Eden ay hindi lugar ng mga mamamatay tao ay papatayin. Kasi naghihigante sila dahil pinapatay nila ang dugo ng inchik sa lugar na ito. Kasi once na pinatalbo mo ang hierarchy ng gobernador civil system na bantay ng China dito sa Pilipinas, no? Kasi wala na tayo sa pagbabantay ng Spain. Kasi tinalo na nga nila sa gera ang Spain. No? Ang gusto ng gawin ng mga apo ng gobernador Silio ay sila ay under China. Kaya gusto nila ng independent foreign policy. Kasi bayan ito ng province of genealogy o Pujian China. Kaya yung sinasabi lagi nitong programmer na Jessica Soho na inchik na hindi man lang maipaglaban ang Pilipinas kundi ang pinalalabas niya dyan sa kanyang
television station ay tungkol sa multo, mga katatawanan, mga katatakutan, mga UFO. Hindi nila mapaglaban yung Pilipinas. Kasi nga sila ay mga in-check. May control ng Channel 7 ay in-check. At mga kamag-anak daw sila ni Rizal. Lahat ng mga hindi pinapaglaban ang Pilipinas ay nagre-rebelde sila sa buong mundo at sa Pilipino. Dahil ang niisip nila, in-check si Rizal eh, bakit? Bakit na ipagtatanggol ng Pilipinas? Eh, in-check din si Rizal, in-check din kami. At kami mga in-check ay inaalis dito. Hindi kami dapat maalis dito sa radio station, sa TV station, sa mga Philippine Journal. Oh, di ba? Eh, kami nga ay pinapatay dito magmula sa panahon 3,000 years ago. Di ba? Di na mo, si Lee Mahong, di ba? Pinatay din siya ng mga Pilipino. Trinay siyang patayin. Hindi naman siya, no? Eh, pinaglalaban lang naman ni Lee Mahong na ang mga apo ng China, hindi ba? So, ganun ba ang kasaysayan ng sinasabing Eden? Ganun ba yung sinasabi ng si Rizal na dapat gawin nating national hero, ha? Yung mga traidor, yung mga taksil, yung mga mamamatay tao, yung mga drug lords, yung mga politicians na walang ginawa kung hindi pabanguhin yung kanilang sarili at sila-sila ay mag-rally sa kanilang sarili at magnakaw ng kasaysayan ng Pilipinas. Saan ka nakakita na binigyan tayo ng Diyos, ha? Na nakawin mo ang genealogy ng bansa ng Pilipinas at sasabihin mo doon galing sa China. Di ba? Agad, babaguhin mo yung kasaysayan ng Pilipinas at sasabihin mo, hindi bansa ang Pilipinas. Di ba? So, sabihin, at ang Pilipino ay hindi Pilipino. Dahil wala sila sa Pilipinas, kinakailangan tawagin mong Maharlika. O may sinama ba si Yusir Rizal na Maharlika ang Pilipinas? Diba? Goodbye, beloved Pilipinas. Sorrow of my sorrow. Diba wala kang marinig kay Duterte kung hindi gagawin kong Maharlika? So, ibig sabihin, isa ang pattern nila ni Duterte at saka ni Marcos. So, ibig sabihin, magkamag-anak na sila. Okay? So, ngayon, tatanong natin, diba? Ano ba sinabi? Maharlika, no? Change the name of Philippines. Oh, sino ba yung gustong baguhin ang pangalan ng Pilipinas? Di ba? Di ba si Duterte? Gusto niya na palitan ang pangalan ng Pilipinas. Di ba? So makikita mo naman yung website, di ba? Oh, katulad dito, pinapakalat sa YouTube nito. Oh, di ba? Na dapat palitan daw yung pangalan ng Pilipinas sa Maharlika. Okay? So dito, hindi naman tinawag ni Jose Rizal na sorrow of his sorrow yung sinasabing Maharlika. Di ba? So maliwanag na pinipirata ni Lee Mahong at ni Duterte na Pudian Chinese at isang taga-Rauping, nagbago na sila ng negosyo. Nung una, namimirata sila galing sa barko. Ngayon, naging empleyado sila ng gobyerno ng Pilipinas, namimirata naman sila ng kasaysayan ng Pilipinas at ng sinulat ni Jose Rizal. No? So, naging sorrow of sorrow ba ni Marcos yung Pilipinas? Hindi. Kasi gusto niya ang pagtan ng Pilipinas. So, paano masasabi na mga ang apo ng China na sinasabi ni Jose Rizal na pangalang Pilipinas ay pinupuri niya at dinadakila sa rehiyon ng araw. At sinasabi niya na iyon ay Eden, na ibig sabihin, dito nagmula ang lahi ng Pilipino sapagkat ang Pilipino ay pinag-aharian ng Diyos. Oh. So dito makikita na involved si Marcos at itong mga Fujian Chinese sa pagnanakaw ng literature ni Dr. Jose Rizal at sa pagnanakaw ng Filipino civilization. Pag sinabi Filipino civilization, it involves your nationality. It involves your dignity. Saan ka ba nagsimula? Ang region of descent ba ay nasa loob ng Maharlika. Okay? Ang sinasabi ni Jose Rizal, Maharlika ba yung nandoon sa Sea of the Orient? So, sinisira nila yung last farewell, yung paalam aking bansa
minamahal na Pilipino, minamahal kong Austrian. Di ba? So, pag sinabing fragments of my soul, ibig sabihin, ang nakatira sa beloved Pilipinas, mga Pilipino, the fragments of his soul. Eh. Pag binaakbaak mo yung kaluluwa mo, yung salita, yung spirit mo, wala kang isisigaw kung hindi Pilipino, na anak ka ng isang bansa na mapanalangin sa Diyos, di ba? Line 5 of paragraph 8, ang nagsisigaw na bansa sa rehiyo ng araw sa kanyang Diyos ay hindi Maharlika at hindi mga anak bayan, kundi anak ng ating bansa. So, ibig sabihin, ang last farewell ay hindi tula para sa Maharlika. Hindi yan tula para sa lineage or genealogy of Fujian ancestry ng China. Dahil, ang sinasabi ni Jose Rizal, ang last farewell niya, no, ay ang panalangin ng ating bansa. Ito ay awit at panalangin ng ating bansa. O country, pray to God, no, also for my rest. O, sa kanyang kapahingan na gusto ng ating bansa, ng Pilipinas, na dapat manalangin tayo sa Diyos at ipanalangin natin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Dr. Jose Rizal. No? Sapagkat hindi naman inaamin ni Dr. Jose Rizal na siya yung Diyos ng kanya, ng ating bansa. Kung hindi, siya ay isang mamamayan lamang ng bansang Pilipinas na nananalangin din sa Diyos. So, ibig sabihin, magsipanalangin tayo. Di ba? Pray for all unfortunate. Sino ba yung unfortunate ngayon? Hindi ba yung pinapatay ng mga sinasabing mga Maharlika o ng mga makaduterte? Di ba sino ba yung nagsasuffer dyan na mga mahihirap? Hindi ba yung binubudol ni Lito Lapid? Yung binubudol ng mga Gobernador Silio ng mga artista? Di ba ito? Di ba? Pagka ang mga artista ay nandito, television host, politicians, businessman, actor, actress, writer of literature, ay saan ka nakakita na writer ka ng literature ni Dr. Jose Rizal? Ito si Maria, Jose Maria Sison. Ituturo mo kay Duterte na dapat itayo mo ay komunista sa Pilipinas. Ayaw mong panindigan na ito ay bansa ng Diyos. Kundi ang gusto mo ay yung sinasabing pananampalatayang pumapatay. Eh, hindi ma sinabi ba ni Jose Rizal na dapat sa Pilipinas dapat manatili dito yung mga mamamatay tao at mga rapist, mga drug lord. Di ba? Wala siyang sinabi. Eh bakit ihahalo mo siya sa mga notorious drug syndicates at saka sa notorious na mga terorista kasama sa notorious na mga businessman na mga magnanakaw ng tax ng Pilipinas at ipangungutang ang mga mahihirap ng $900 million at dadalhin sa conglomerate ng Chinese Chamber of Commerce. At yung Chinese Chamber of Commerce gagawin National Bank of China ang buong Pilipinas at lahat ng kinikita ng Pilipino na tax kukulikta ng mga Chinese bank at dadalhin sa China. So, sino ang pinapayaman ng Pilipino? Ay, hindi ba nga Chinese ancestry at ginagawing alipin at na pinalalabas, minamansip tayo na lugar ng mga mamamatay tao ang Pilipinas na dapat lamang patayin ang mga Pilipino na hindi tutupad doon sa One China Policy. Dahil ang pinatutupad ng Chinese Chambers of Commerce dito, patay ng mga Pilipino na hindi magbubuwis doon sa bangko nila o doon sa secret society ni Emilio Aguinaldo. Oh, hindi ba? Nagsekreto ba ang Diyos sa atin? Nagsekreto ba si Jose Rizal sa atin? Niloko ba tayo ni Jose Rizal? Di ba? Sabi ni Jose Rizal, ako ay namatay, no? Ako ay mamamatay na aking nakikita ang kalangitan na hindi magbabago ang kanyang kulay. O kailan ba nagbago yung kulay na sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Ha? Na dapat makita mo ang Pilipinas o kaya ang region ng Obdesan at ang Sea of the Orient sa dugo ng Inchik. Di ba? May sinabi ba si Dr. Jose Rizal na wala ang Pilipinas, ang Pilipino, wala kang makita na region of sa region of the sun na Pilipino pagka nagpalipad ng eroplano o kaya na spacecraft in the future ang mga Pilipino, wala ka nang makikita ang Pilipino dito sa region of the sun. Wala ka nang bansang makikita sa region of the sun. Di ba? Dito sa planetang planeta natin, wala ka nang makikita ang Pilipino. So,
Yan ang dahilan bakit hindi nila magawa-gawang magkaroon talaga at pumili ng mga Pilipino na magiging national hero. Diba? Kasi nga, ang gusto nila, may selection process. Pag ikaw ay Pilipino na native, hindi ka pwedeng maging national hero dahil hindi ka naman in-check. Kasi hindi pwedeng maging inheritance ng mga Pilipino ang sovereignty ng Fujian Dynasty. Diba? So, yan po ang kasaysayan na binibuild up nila. Kaya tinanggalan nila ng doon sa Article 1 ng National Territory, no? Alalahanin natin itong mga pamilya ni Domingo Lampo at ni Aquino. So, si Aquino ay Xu family, XU family, taga Xiamen. Yung Xu family na yan, XU family, pag yan ay binasa nyo, KHO. Kaya hindi nyo madidetect na yan ay mga pamilya ni Aquino. Ku family. Yung mga Ku family, yan po yung may mga reclamation project dyan sa Manila Bay. Na kapartner ni Duterte. Kaya nga sabi niya, hindi, walang solusyon ang korupsyon sa Pilipinas hanggat hindi mo binabago at tinatanggal yung dynasty. Yung mga korup. Ay, sino ba yung mga korup na yun na sinasabi niya? Ay, di yung business empire ng China. Hindi ba? So, yun ang sinasabi ni Dr. C. Rizal. Kaya kung ako, aminin na lamang ng mga Duterte kung sino yung nag-uutos sa kanya. Hindi ba Chinese Chamber of Commerce? Kasi yan ang involved sa pamamiki ng kasaysayan ng Pilipinas diyan. Marahil natatakot lamang ang mga Duterte na patayin sila ng Chinese Chamber of Commerce o ng pamunuan ng Communist Party of China. Kaya sila sumusunod. Kaya ang nagpapatakbo kay Duterte at sa lahat ng mga secret society ay ang China mula pa noong 1869. Kasi General Emilio Aquino lang ito, kanino ba siya susunod? Di sa China. Kasi bago pa dumating si Emilio Aguinaldo, matagal lang inuutusan ng mga in-check na sakupin ang Pilipinas at inutusan nga ito si Limahong ng China na sakupin ang Maynila noon pa. At dahil hindi masakop ang Maynila, edi nagpakarat mo siya ng mga lahi dito. Yung mga lahi Limahong katulad na si Janet Limahong na pulis. Kaya lahat ng mga Lim, may kinalaman yan kay Limahong. Okay? So, ganun yan. Kasi nga, ang gusto nila ay dugo, apelyedo ng in-check ang maghari dito at pasikatin. Okay? Hindi naman nila alam na isa lamang ang pinasisikap dito ni Dr. Si Rizal sa rehiyon ng Araw. Yung pangalan lang ng bansang Pilipinas. Yung bansa lamang ng Pilipino. Yung pinagmulan ng Pilipino. Pag sinabing Eden, hindi dumating ang Pilipino. So, anong pinakakalat ng mga universities natin dito na kontrolado ng secret society? Ha? Ayaw na nila sa Pilipino. Ayaw nila sa Pilipinas. Gusto nila in-check si Rizal. Ha? Dugo ang gusto nilang ikalat dyan sa karagatan. Dugo ng in-check. Kaya nabaliwala na yung sovereignty ng ating Diyos na ang may hawak ng sovereignty ng region of the sun, hindi tao. Yung Diyos. So, ibig sabihin, magkasundo kayo, magkaroon kayo ng universal rights na pagkakasunduan ninyo. Na ang gusto ng mga tao, yung katanggap-tanggap sa kapwa nila tao, katulad ng ini-implement natin sa UNCLOS noong 1958 hanggang 1983. At ngayon na lang pinatutupad from 1983 to present yung UNCLOS 3. Na ibig sabihin, magkaroon lang kayo ng 200 nautical miles from your shoreline. Ang ginawa naman ng mga in-check, itong sabi natin, dugong dragon, ang ginawa doon sa sovereignty ng ibang bansa, niluklok niya yung sarili na hari ng karagatan. Naglagay siya doon ng mga military garrison. Gumawa ng mga artificial island. At dahil sa kanyang kagahaman,
So, ibig sabihin, gumawa sila ng paraan na ayaw nila pumayag na meron silang 200 nautical miles, no, dito sa shorelines nila dito, galing dito sa may North Korea and South Korea. Okay? Ayaw nila na meron siyang shoreline dyan. Ang gusto niya, meron siyang maritime territory. Okay? Dapat maintindihan yung mga Pilipino na ang kiniklaim nila ay hindi shoreline. Maritime sovereignty. Kanila yung dagat. At sa loob ng dagat na yan, meron silang siya, ang mga Incheck, mayroong 9 dash lines. Okay? Hanggang dito sa pag-iitan ng Taiwan. So, ibig sabihin, kanila ito lahat, yung areyang yan. Okay? At buwat sa areyang yan, sa 9 dash line, magsusukat sila mula sa boundary ng 9 dash line, papasok, palabas. Diba? Kaya ang gustong mangyari, kaya ito, ulit-ulit natin, ang gustong sabihin ni Duterte, kaya binibitin-bitin niya ito. Huwag na tayo magsasayan, panahon ni Duterte, ni Aquino, ni Panot yan. Hindi pa yung panahon ni Panot. 1958 pa yan. Yan ang close one. Huwag tayong paluko dyan sa mga Maharlika at mga DDS na mga gonggong na mga Chinese-Filipino na influencer. Ang tawag dyan influencer o sinasabing trolls ng China. Okay? Pag sinabing influencer, trolls ng China, pasasabihin God bless si Tatay Digong. So, ibig sabihin, paano mo sasabihin God bless you, Tatay Digong, na ang binibless mo ay China at niluloko mo ang mga Pilipino na ang maritime boundary ng China ay i-recognize mo na totoo. Pag ni-recognize mo ang maritime boundary ng China na 9 dash line at nasasakop ang Scarborough Shoal, ang ibig sabihin, ang China magsusukat from Scarborough Shoal hanggang shoreline ng Pilipinas na aabot ng 124 miles. Sapagkat yan ay 124 miles, ang sinasabihin ng mga Incheck, ang boundary namin ay hindi lamang dyan sa Scarborough Shoal kasi ang pinag-uusapan natin sa UNCLOS ay 200 nautical miles along the territorial sovereignty in maritime sovereignty of China kasi no, paamin na yung Scarborough Shoal. So magsusukat sila ng 200 nautical miles from Scarborough Shoal going to the inner side of the Philippines na ang hangganan abot dyan sa pasong Incheck, dyan sa San Ildefonso, Bulacan. Ano? So, ibig sabihin, pinatutunayan ni Duterte na, oh, bahala kayo dyan, papil-papil lang naman yun. Actually, binibitin lamang tayo. No? Gusto lamang niya na, ay, pag pinabayaan ng mga Pilipino, friendly naman sila eh. Magiliw nga ito na bayan eh. Kaya, tanggapin na natin yung gusto ng ating mahal na presidente. Pinababango lagi. Para tayo masakop, tandaan ninyo na pinababango lagi, no, ang inyong presidente. Maganda yung tulay. Maganda yung kalsada. Diba sinasabi natin na yun lagi ang tricks ni Satanas? Diba? Bakit natin nasasabi na yun ay tricks ni Satanas? Okay? So dito, diba, sinasabi natin, ano, paano natin madidito? Kasi karamihan kasing niluloko dito ng mga Incheck ay mga Kristiyano kasi madaling mauto nga ang mga Kristiyano at ang mga kababayan nating Muslim. So, ginagamit din ng mga Incheck ang reliyon. Pero laban sa bansa natin. Okay? Ang pinapaboran nila ay yung Fujian ancestors. So, paano ba ang sinasabi doon sa Biblia o sabi natin sa Quran? Paano ni Satanas nauuto o naluloko ang mga gusto niyang lukuhin? Diba? Basahin niyo ang Matthew 4:1-11. Ang sinasabi ni Satanas, para maniwala ka, dadalhin ka sa taluktok ng templo. Sabihin niya na tingnan mo ang mga wonders ng mga ginawa ko. Diba? Ang ganda ng tulay, ang ganda ng kalsada, ang ganda ng mga eskulahan, ang ganda ng mga barko. Diba? Pero hindi mo naman alam kung kanino ang barko yan. Hindi mo pwede, hindi mo masasabi na yung mga People's Liberation Army dito ay nag-mutate na Armed Forces of the Philippines at aagawin yung barko na yan, aagawin yung tulay na yan, aagawin yung kalsada na yan at mga paaralan. Hindi ba napasok sa isip ninyo yan?
Di ba? So, pagmasdan nyo ang trail o ang sinasabi nating timeline, paano tayo niloloko ng Fujian ancestry? Okay? Kasi, pag hindi natin sinundan yung trail ng kanyang blood of history, kasi ang sinusundan natin to accept the national hero of the Philippines is to follow the trail of the Chinese ancestry. Okay? So, ibig sabihin, sundan din natin yon kanilang history. Ano ba ang kasaysayan ni Limahong? Anong kasaysayan ni General Yepe? Anong kasaysayan ni ano? Dapat bang ipasok sa loob ng Pilipinas na yung mga monumento ng mga patay na mga bangkay na mga Chinese ancestors or ancestry or Chinese politicians na nandito sa Pilipinas na sinasabi ay ang kanilang ancestors at sila ay namatay para sa bayan sa Pilipinas ng province of Fujian, ay totoo ba? So, ibig sabihin, hindi, yun, nagawa naman ni Aquino, ganito eh. Siya nga nagtanggol sa Pilipinas. Oo, nagtanggol siya sa Pilipinas bilang bayan o Fujian ancestors. Hero din niya si Rizal, pero under the blood of Chinese ancestry. Ipinagtanggol niya ang Pilipinas na ito ay sovereignty ng Pilipinas. No problem. Pero, Chinese ancestors pa rin ang inheritance niya kasi si Rizal nga eh, ancestors nga eh. Di ba yun ang sinasabi ni, ano? So, ibig sabihin, sinertify lamang ni Aquino na sovereignty nga ito ng Pilipinas, pero hindi sa Pilipino, sa Chinese ancestry pa rin. Kasi pumunta siya doon sa September 3, 2011, no? Doon sa Xiamen, doon pa rin sa pinagmulan ni General Yepe. At sinabi niya, hoy, mga kababayan kong mga Fujian ancestry, government of Xiamen, no? Totoo na yan ay sa ating mga ancestors kasi nga, ang apo ng China yung namatay doon para sa bayan. O, ngayon, yun na sinasabi niya. So, okay, binimanda nga sa Hagi. So, ano naman nangyayari ngayon? Pinatutunayan naman ng mga DDS at saka mga Dilawan na siya ay apo ng China ay mamanahin nga ng mga incheck ang Pilipinas. Kasi nga, tinatanggap nyo na incheck si Rizal at namatay para sa bayan ng mga taong bayan at ng mga anak bayan. So, nililegalize nyo yung na ang mamamatay tao dito ay ang military ng Pilipino at gusto nyo na habang buhay na lamang meron tayong suspicion na yan pumatay sa mga Pilipino, ay kapwa Pilipino. Ay, hindi natin alam na sila nag-mutate as People's Liberation Army. Nag-mutate sila galing din sa Fujian na okay, wala na talagang batas na mabuti. Magkukulwari ka na naman. Hindi naman makita. Dahil pinapalaya nga lagi. From the time of Hukbalahap, pinalaya ni Marcos. Binigyan pa ng katungkulan sa gobyerno. O, nung magkaroon ng katungkulan sa gobyerno at nahalata na nag-i-scam lamang, tinanggal. O, kasi nahalata. Diba? So, nagtayo na naman sila ng CPP-NPA. Iba naman ang gumanap na bida. Sino naman? Ay, another Fujian Chinese at professor pa. Kung professor ka ng Rizal Study at ikaw ay baguhang incheck lamang dito from the mainland China, paniniwala ka kay Jose Maria Sison eh, na ang pinaglalaban mo ay bayan ng Fujian ancestors dahil kinakanta nga sa mga paaralan at pinoprogram tayo na kumakanta tayo para sa bayan ng Fujian ancestry ng China. Oh, yun ba yung sinasabi ni Jose Rizal na dapat kumanta tayo sa province of Fujian ancestry, hindi ba? At sinasabi dito, manalangin tayo ay para sa bansa, para mawala sino? Yung mga pumapatay doon sa mga hindi pinalad, no? Yung mga nagpapahirap ha, doon sa ginagawa nilang alipin, di ba? Yung nagpapaiyak doon sa mga magulang na nawalan ng mga anak. Yung nagpapahirap doon sa mga anak na nawalan ng magulang. Yung mga ikinukulong na walang kasalanan. Di ba? Umaawit ba tayo para sa province of Fujian, China? Para paiyakin tayo? Para paulanan tayo ng bala sa loob ng tahanan? Na? Para paiyakin tayo at habang panahon mawalan na lang tayo ng mga anak, mga kapatid? Diba?
at sasabihin ng mga makabayan, eh hindi ka dapat dyan kasi nga, tumabag ka sa protokol ng Communist Party of China. Hindi ka na dapat kasi mahalata na tayo na pari-parehas lang ng pinaglalaban. Mahalata na tayo na ang pinaglalaban natin ay communist ideology. Ginamit lang pala natin si Kay Yenan at si Domingo Lamco. Ginamit lamang pala sila ng Chinese Chamber of Commerce para manggancho from rag to riches ay yumaman sila sa pamamagitan ng dugo ni Rizal. Kailan ka titigil para kayong mga incheck, kailan kayo titigil na gamitin nyo ang dugo ni Jose Rizal para sa agawan ng teritoryo? Diba? Inagaw ba ni Jose Rizal ang kanyang teritoryo? Hindi. Isinuko niya ang buhay niya sa teritoryo ng Pilipinas. Hindi niya isinuko yung rehiyo ng araw at karagatan, ha? At yung kanyang ancestors sa China. O yung Pilipinas, isinuko niya sa kanyang ancestry. Diba? Ang sabi niya, yung fragments of his soul, hindi niya isinuko ang kaharian ng Diyos o yung rehiyon ng araw o karagatan sa fragments of his soul kasi nga sumuko siya sa bansa ng kanyang Diyos. Diba? So kasi, ang gustong linisin dito ng mga gobernador Silio ay yung kanilang pagkatao na hindi sila yung pumatay sa mga Pilipino. Hindi sila yung kumuha ng buhay sa mga bahay ng mga sinasabi ni Jose Rizal dito na pinahirapan at pinagpapatay nila. Ayun po ang kasaysayan nila. Kaya ang gusto ng mga Encik ay baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas at magpatuloy ang kanilang pagpatay sa mga Pilipino sa habang panahon. Kaya yan, merong pinapalaya, merong nagpapalaya, merong pumapatay, dadating na naman yung bagong mamamatay tao. Di ba? Di ba ganun lagi ang nangyayari? Pag nakatapos ng isa, mabuti na Encik. Ha? May dadating na nagbabait-bait ang Encik. No, pero nagnanakaw. Di ba ganyan nangyari? Kunwari ito, matapang na Encik. Okay, si Marcos. Pagkatapos ng matapang na Encik, dadating naman yung mabuting Encik. Di ba ganyan yung mga artista? Okay. Ganun ba yun? Nagbabago-bago ba ang ugali si Rizal? Si Marcos, pinalabas niya na inaapin niya ang mga Pilipino. Okay? Ito naman, Corazon Aquino at si Benigno Aquino, yung junior, pinalabas niya na sila ay biktima ng Pilipino. O, saan ka makakita na ang Pilipino, biktima ng kapwa Pilipino, pag nalabasihan na sa bansa mo. Kasi, di ba? Ang Pilipinas, saan ka nakakita na ang revolution ni Rizal ay nagmula sa Fujian, China, na ipinagmamalaki niya yung ancestors o genealogy ni Emilio Aguinaldo at ng mga Chinese Filipino na nandito. Saan ka nakakitang ganyan? Na yung pangalan ni General Liepe at mga kamag-anak ni General Liepe sa Communist Party of China ay siya na ang itinataas ni Dr. Jose Rizal. Ha? At siya na yung nire-recognize ng National Historical Commission na hindi nila masabi-sabi na si Jose Rizal ay Pilipino kasi nga isinama nila sa lahi ng mga Encik. O di ba? So, ano na ang iharap natin sa buong mundo? Di ba ay nakakahiya tayo? O, ay ginawa ba ni Jose Rizal na kahiya-hiya ang bansa natin? Ha? Ginawa ba niya na tayo ay kahiya-hiya sa karagatan ng malayong silangan? Di ba? Di ba sabi doon? Ano ba sabi sa ano? Di ba paulit-ulit natin sinasabi? Kasi nga, hindi makilala ng mga Pilipino kung nasaan sila. Kasi nga, nililin lang tayo ng mga Encik. Di ba? Sinasabi na ang Pilipinas, bayan. So, sa ating mga puso at isipan, sa ating mga isipan. Di ba? Ginawa ng kalaban, ginawa nito ni Emilio Aguinaldo, na kalaban yung ating kaisipan, kalaban yung ating sarili, na tayo ay sinisira natin yung sarili nating knowledge, sarili nating isip. Ha? Niluluko tayo, nililin lang tayo for how many years? For 121 years.
kinakanta natin na ang Pilipinas sa buong mundo na magiliw lamang na bayan ng Fujian ancestry o ng Secret Society of China sa Pilipinas. Di ba hinihiya natin ang ating mga sarili? Kahit nasabihin mong Chinese ka, naninirang ka sa Pilipinas, sinabi ba ni Rizal na magiliw na bayan ng Province of God yung bansang Pilipinas? Di ba? So, nakakahiya, no? Dito, ibig sabihin mo, kapag ka nasa entablado ka, no? Ang inaawit ba ni Jose Rizal dito? No? Ito, line 5 of paragraph 10, ang inaawitan ba niya ay Chinese village na nasa Sea of the Orient, sa region of the sun? Di ba? So, pag sinabing region of the sun, hindi mo pwedeng pagkasiyahin yan sa loob ng kaluluwa, o sa loob ng barangay o Chinese village o sa loob ng lahi ng genealogy. Hindi mo kayang ipasok yung region of the sun kasi ang sinasabi niyan, umaawit siya sa isang bansa na nasa rehiyon ng araw na ang bansang yun ay may karagatan, mayroong atmosphere at may kalangitan, no? May dagat at bundok. Hindi mo may simoy ng hangin. So, paano mo itong pagkakasahin sa Chinese village o dyan, sa province o Fujian, o sabihin natin sa China? Paano mo sabihin yung region of the sun, kasi yan ipasok dyan sa South China Sea? Di ba? So, mali na ang kasaysayan, di ba? Meron bang region of the sun na nandyan sa South China Sea? Meron ba? Hindi ba mga, parang inaamin natin na mga loko-loko tayo. O diba? Kahit pasabihin mong Inchik ikaw, no? Ipagmalaki na natin ngayon ang Inchik. Okay, sila na nga ang may-ari ng Region of the Sun. Pero isipin nyo naman, no? Kayo ang magmamana ng karunungan ng inyong magulang. Okay? Kayo ang magmamana ng future na dignidad ng inyong bansa. Kayo ang magmamana ng future na school o university sa buong mundo. Tapos ipagmamalaki nyo, wala kayong makitang Pilipino sa rehiyon ng araw. Wala kayong makitang Pilipinas sa dagat ng malayong silangan. Kasi ang gusto ninyo, yung silangan, yung dagat, yung rehiyon ng araw, ay ipasok nyo dyan sa Chinese village. Pwede ba yun? Kasi ang hinihiyaan ninyo dito ay yung katalinuhan nyo, yung pagkatao nyo. O, di ba? Kaya kung ako sa inyo, sunugin nyo na lang ang mga aklat nyo. Di ba? Dahil sinabi naman ni Dr. Jose Rizal na kung hindi sa inyo yan, karunungan na yan, sunugin nyo. Sunugin nyo. Sunugin nyo mga school nyo dyan sa China. Kasi, yun lamang ang magre-redeem. Yun lang ang tutubos sa pagkatao nyo. Kasi si Jose Rizal, hindi niya sinulat yung buhay niya sa pamamagitan ng Chinese book. O inimbento niya yung sarili niya, no? Sinuko niya yung dugo niya sa isang bansa ng Diyos. So kayo, 'di ba, napakagaan lamang na gawin 'yon. Sunugin niyo yung university niyo, 'di ba? Kasi wala namang mamamatay na buhay diyan. Palabasin niyo muna 'yung mga Inchik para lamang patunayan na kayo ay matapat kay Dr. Jose Rizal, matapat kayo sa rehiyon ng araw. Matapat kayo sa dagat ng malayong silangan, na yan ay hindi sa inyo. Ininyo mana yan. Di ba? Psalm 33:12, ang nagmamana lamang ng bansa ay yung kumikilala sa Diyos na ang Diyos ay ang kanilang ama na makapangyarihan sa lahat. No? Na sila ang, na yung ama sa makapangyarihan sa lahat, yung ang gumawa ng dagat at langit ng Pilipinas. At yun ang nagahari sa Pilipinas, hindi yung dugo ninyo. Okay? So, kalimutan nyo na yung dugo na yan. Kasi, pagka narecognize nyo yung dugo ninyo as Chinese figure na naging national hero, kakatatawanan kayo ng buong universe kahit yung mga anghel. Kasi sinisira nyo yung pangalan ng Pilipino, pangalan ng Pilipinas na sinasabi nyo si Rizal na sorrow of his sorrows. Kung sorrow of his sorrows, bakit ikaw isa kang Inchik, pupunta ka dito sa Pilipinas at sasabihin mo, dapat mamatay sa kahirapan ang Pilipino. Bahala na kayo, wala kayong pakialam. Basta mahalaga si Marcos, si Limahong. Mahalaga yung pangalan ni Lito Lapid, ni Bunggo,
ni Duterte, lahat ang nandito sa secret society. Basta yan, pinakang mahalaga yan sa inyo. Diba? Oh. Eh kahit ipunuin natin yung ng National Hero of China, ang Pilipinas, hindi maaari na yun ang sinasabi ng Syriza na yung monumento ninyo ang nasa rehiyon ng araw. Meron bang rehiyon ng araw na isinuko sa monumento ni Rizal? Di ba? Merong buhay na incheck, na, mga incheck na isinuko sa monumento ni Rizal. Sino? Si Corazon Aquino, yung monumento ng dugo ng kanyang ancestry kay PDP Laban founder na si Inigno Aquino isinuko doon sa Luneta galing sa Santo Domingo Church. Si Duterte, sinusuko din ni Xi Jinping si Jose Rizal. At si Jose Rizal, kamukha ni Duterte. O, oh, diba si Bunggo, si Lapu-Lapu daw ay isang ano, Chinese na nakipag-trade doon sa Xiamen, sa Fujian, hanggang sa Guangdong Province. Si Lito Lapid, bida yan sa kabayo. Diba? Ang gandang propagandista si Alfredo Lim, katulong yan sa paggawa ng monumento ni General Yepi at saka si General Reyes. Diba? Ang dami dito, hindi ba? Si Lucio Tan, kasama yan sa pagnanakaw ng $900 million at ginamit ang mga mahihirap para mag-release ng pera ang World Bank, no, doon sa Chinese Chamber of Commerce. At yung Chinese Chamber of Commerce, gamitin nila sa mga negosyo sa Pilipinas at ikalat yung China Bank, mga Chinese banks. Kaya lumaki ang Chinese Bank. Kasi nga, pinaglalaban nila sa agawan ng teritoryo ay ipaglaban yung pangalan ni Lucio Tan at pangalan ni Henry C. at pangalan ni Villar. Kasi nga, kailangan pakalatin nila ang kasaysayan na hindi dapat lamang mga monumento ng mga Enchika nandito, kundi mga Chinatown, Chinese Garden, at saka mga Chinese Malls. O diba? Yan ay paraan ng paghihirap, pagpapakahirap ng mga Enchik para gumanda ang kapaligiran at ang kaharian niya ay makita na, oh, the wonders of Chinese are impossible. Oh, they have the big malls, they have the roads, they have the bridge, they have the longest wide and famous Maharlika Highway of Marcos. Let's prove that Limahong. Let's prove that Luis Paruk. Let's prove that Juma Season. Let's prove that everything. Ang pamamatay ng mga Pilipino ay ng mga Pilipino at Chinese ay mga Pilipino rin. Yun ang alalahanin natin. So, yun ba yung criteria ng paghahanap ng national hero? Di na makita yung national hero kasi kasama ng mga mamatay tao. Na sinasabi niyo si Rizal, huwag kayong papasahin sa pagkatanan ng bansa ng Diyos. Walang mamamatay tao, walang opreso, walang mga alipin. Oh. Tapos kasama ng PDAP plunderer sa panahon ni Aquino, si Bong Revilla. Andito rin sino ba yun? Ah, yung nagkukwento tungkol kay Marcos na binibida ni Japar at saka ni Sangkay. Sino ba yun? Si Juan Ponce Enrile. Nakasangkot din naman itong mga Ferdinand Marcos. So, saka nakakita na paglaruan mo yung bansa ng Diyos at magdrama kayo na kayo-kayo rin yung nagpapahirapan, kayo rin yung api, kayo rin yung pinatatalsik. Pare, kayo rin yung nagrarali. At kayo rin yung nagnanakaw at sasabihin nyo, pinalaya na ang mga anak ng bayan. Kung walang ipapanganak na another anak bayan ng province of Fujian, hindi mapapalaya ang mga anak ng bayan. O, kaya ikinukulong, anak ng bayan, nagpapalaya, anak ng bayan. Nagre-recycle lamang sa mga kabataang mga kabayan of the province of China ang mga kalukuhan at deceptions na ito na hinaluan nila ng Marcos, ng Santo, Rufino Santo. Pagka nahuhuli na sila sa kanilang mga kalukuhan, ipapakita na nila yung si Lorenzo Ruiz. Meron, ang apo ng China, tingnan niyo kung gaano kabuti ang mga Chinese ancestry. Andyan si Lorenzo Ruiz, meron monumento. Andyan si Rufino Santos, may monumento. Andyan si Cardinal Sin, may monumento. Ang daming monumento dito. Kasi nga si Luis Taruk nga, may monumento yan eh. Kaya kasunod yan ng monumento ni ano doon sa Ilocos. Okay? So, ganyan tayo. Ganyan tahimik. Tahimik yan, di ba? Lahat ng mga Enchik
na naglalagay ng mga kasaysayan sa Pilipinas tahimik sa China. Kasi mapapahiya sila sa 1986 revolution na ang gusto nila, nagre-revolution ang mga apo ng China mula pa sa panahon ni Rizal hanggang dumating si Aquino, tapos yung asawa niya, tapos yung anak niya, tapos si Duterte. Lahat sila nagre-revolution laban doon sa mga Pilipino dahil pinapatay ang mga apo ng China na nagnanakaw sa Pilipinas at pumapatay ng mga businessman at pumapatay ng mga actors, comedian, lahat. Pinagbintangan na, di ba? So, si Rizal, pinagtatanggol niya ang mga mamamatay tao na dapat si General Lepe ipaglaban ang Pilipinas bilang New China. Yan na po ang kasaysayan ng Pilipinas ngayon, na dapat yung region of the sun ilagay mo sa loob ng pangalan ng mga insik. Dahil yung shared history daw nila ay ang buong region of the sun at Sea of the Orient, na ang founding father ay tatay ni Rizal doon sa Pujian. Di ba, yun ay loko-loko, yun ay tsuri ng mga loko-loko. O di dapat, ilagay sa mental hospital, yaan si Jinping, si Domingo Lamco, at mga witchcraft historians na andito sa sinasabi natin na hindi makita si Dr. Si Rizal sa region of the sun at saka sa Sea of the Orient. Dahil ang nakikita nila ay yung West Philippine Sea at saka yung South China Sea. Yung kayamanang nandun at yung kayamanang nandito sa Pilipinas at yung tax ng mga Pilipino na hindi pa nila nakukuha lahat. Hindi pa nila napapahirapan ang Pilipino. Pwede ba, ipinaliwanag ba ni Jose Rizal na yung dagat ng Incheck ay nasa rehiyon ng Araw? Meron bang sinabi dyan na yung South China Sea nasa rehiyon ng Araw? Yung Chinese village na andoon sa rehiyon ng Araw? Yung Chinese ancestors nasa rehiyon ng Araw? At sinuko ni Jose Rizal ang rehiyon ng Araw, ang Chinese ancestors sa kanyang dugo at mamanahin ng mga Incheck at ng mga nasa gobyerno natin ang bayan ng Pilipinas para sa kanyang dynasty ng 22 generations ni Kayanan galing sa Henan province. Yan ba yung sinasabi ni Jose Rizal na ipamana mo kay Jose Rizal yung mga magnanakaw, mamamatay tao, plunderers, manluloko, manguguyo? Yan ba yung sinasabi na Eden na kung saan dapat maging lugar ng mga mamamatay tao, plunderers, oppressors, hangmen, no? At mga mangguguyo ang bansa ng Diyos. Mayroon mong bansa ng Diyos na tumatawag sa kanyang ancestor sa China. O yung China na tumatawag sa Diyos, eh, hindi naman nila kinakilala yung Diyos. So, ibig sabihin, kina-counterfeit ni Duterte ang kasaysayan ng Pilipinas. So, ibig sabihin, isang grupo ng budol-budol gang ng China ang nasa Pilipinas na hindi nire-recognize ang sovereignty ng ating Diyos na siya ang gumawa ng inheritance para sa Pilipino sa bansang ito. Psalm 33:12, no? Dapat ang Pilipino ang chosen people na magmamana ng bansa ng kanyang Diyos. Hindi yung mga accuser, hindi yung mga magnanakaw at mamamatay tao na ginawang bida ang kanilang sarili at hero ng Pujian ancestry of pirates. Okay po? So, dyan na po tayo magtatapos. May susunod pa. Yung pinakang malawak kasi yung utay-utay lang natin paano natin maintindihan ang kasaysayan ng Pilipinas na pilit nila na tinatanggal sa ating kaluluwa, sa ating alaala, sa pamamagitan din ng awit at sa pamamagitan din ng mga tula na dinaya nila na lahat ng salitang bansa ginawa nilang bayan para ma-reprogram tayo for 124 years now. No, ang pag-aalis yan ng alaala sa ating kaluluwa na magmahal sa ating bansa na tinubuan at kilalanin yung kanilang dugo. Okay? Hindi yung kilalanin yung Diyos na nagbigay ng ating bansa para maging tahanan ng ating henerasyon. Okay? Sa salitang Eden ay tahanan na pinagmulan ng ating henerasyon. Hindi po dumating ang henerasyon nang wala ang Diyos. Ang Diyos mo lang nauna at ang Diyos ang lumalang sa henerasyon ng Pilipino. Kaya ang salitang Pilipino is the chosen people of God.
in our sovereignty and the sovereign country of our Almighty Father in Heaven. Ang Pilipinas ay ang bansang tumatawag sa Diyos at bansang pinagaharian ng Diyos. Line 5 of paragraph 8 and line 5 of paragraph 13. Naka-interlock po yan. Yan po ang sinasabing Eden. Hindi sa pamagitan ng ancestors of genealogy of China nangyari ang lahat ng bagay na nakalagay sa rehiyon ng araw sa dagat ng malayong silangan. Yan po ay nilalang ng ating Diyos. Kaya dapat ituro sa lahat ng university ng Pilipinas na burahin ang kasaysayan ng genealogy of China dahil walang kinalaman yan sa creation of heavens and earth. Pag sinabing heavens and earth, yun yung sinasabi sa Genesis chapter 1, verse 1, that God created the heavens and the earth. Hindi niya nilalang ang heaven and Chinese. God created not the heavens and Chinese. He created first the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light that it was good. And the evening and the morning were the first day. And God said, let the light, let the light shine in heaven, and divided the darkness, the light from the darkness. At magkaroon ng atmosphere, no? At sinabi niya, magkaroon ng karagatan, no? At lumabas ang dry lands. Yung dry lands, doon nila lang ang unang tao. Hindi lumabas ang dugo ng inchik, ha? Sa daigdig. At doon nila lang ang si Adan. At doon nila lang yung Diyos. At ang ancestors ng Diyos at ni Adan ay galing doon sa Pujian village ni Limahong. Pwede bang ganon? Na yung Diyos nandito sa kanyang Eden, sumulat kay Limahong, sumulat ka doon. Kay Duterte, doon sa ancestors ni Duterte, sa ancestors ng People's Liberation Army, pumunta kayo dito, patay ninyo ang mga Pilipino. Meron bang Diyos na ganon? Meron bang history na Eden na ganon? Mahiya na kayo mga Inche, ha? Pari kayo, inihiya nyo kami for 124 years, inaawit namin, kinakanta namin sa buong mundo, yung maling awit. Nakakasuka kayo sa pangluloko nyo, hindi ba? At tapos ngayon sabihin nyo, the Philippines is ours. Kasi nandun na sa mga school natin yung maling katuruan. Mahiya kayo. Nagtuturo kayo ng science, lawyer kayo, nagtuturo kayo ng professor kayo, nagtuturo kayo, patayin nyo ang Pilipino. Sapagkat ang mga punong China sa Pilipinas ay pinapatay. Mag-aral tayo ng mga, yung sinasabi natin, being politics. At pag tayo politicians na, itayo na ang ating mga rebolto sa mga bayan ng Pilipinas. So hindi ganyan yung sinasabi. Okay? Wasakin nyo na yung mga aklat nyo. Sunugin nyo ang universities na nagtuturo sa buong mundo na ang Diyos ay inchik na nandoon sa Chinese Garden. Hindi Chinese Garden ang sinasabing Eden. Okay? Kaya walang existing na Chinese Garden na nasa buong mundo. Okay? Eden ito. Diyos ang nagahari. Hindi yung ancestors of Henan Chinese and Fujian Chinese dyan sa village of China. Okay? God is not the ancestors of the village of China. Yan ang totoo niyan. Basahan nyo, line 5 of paragraph 8 and line 5 of paragraph 13. And then, hanapin nyo yung quote ni Dr. Sirizal, sunugin nyo yung mga aklat nyo kung ayaw nyo mapahiya sa buong henerasyon ng sangkatauhan sa buong kalangitan. Kasi kakalat ang lahi ng tao. Diyan sa space. And then magiging katatawanan kayo. Di ba? Nakatungo kayo na lahat ng mga tao, nag-aral kayo para manluko. Wow! 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 Di ba? So ngayon, yung kahihiyan na ginawa ninyo sa amin for 124 years, kahihiyan niyo yan. Hindi namin kahihiyan. Di ba? Sino ang gagawa ng kawalanghiyaan na awitin niya yung kahihiyan niya? Sino? Basahin yung paragraph 14, dapat ang Pilipino walang kapintasan. So, ang ibig sabihin, na salitang Pilipinas ay bansa na walang kapintasan.
walang makapalang mukha, walang mahiling magpropaganda ng mga tulay, kalsada at eskwelahan at kung ano-ano na nuclear plant. Hindi naman yan kailangan natin eh. Matthew 4:1-11. Gusto ni Satanas, sasamba siya o maniniwala siya sa kanyang mga propaganda. Di ba? Si Satanas ay propagandista, tandaan niyo yan. Uy, masarap to. Tingnan mo. Tingnan nyo. O, di ba yung nakikita natin lagi dyan sa television? Lahat ng maganda, lahat ng nagawa ni Satanas, nakikita niya. Kasi pinagtatakpan niya yung kanyang pagsisinungaling kasi nangungulikta siya ng pera, kaliwat kanan. Doon sa kaluluwa ng mga tao sa school, kaluluwa ng tao doon sa mga mahihirap, kaluluwa ng mga mahihirap na ginagawa nilang alipin. At sila nabubuhay yung mga pamilya nila na sa television, na andyan sa media, na andyan sa internet, nakatutok na lamang ng propaganda sa kanilang lahi. Kahit na anong propaganda nyo at make-up ninyo, pag naligo kayo ng tubig sa dagat, mawawash out yan, makikita yan ng kalangitan. Di ba? So, suko nyo na yung kabulaanan nyo. Kasi, yung lahi ninyo ang kawawa. Kasi mulat na ang Pilipino. No? Hindi yung kayo, may pinagtatakpan yung bawat isa, tapos minumulat nyo ang Pilipino, tatakluban nyo na naman, mamulat nyo na ang Pilipino. Pero the same system. Gobernador Silio. So, ibig sabihin, heinous crime yan na nanakawin nyo ang kasaysayan ng mga nilalang ng Diyos sa rehiyon ng araw. So, ibig sabihin, piracy of human history ang pwedeng ikaso sa inyo, piracy and murdering the human civilization of Filipino origin. Okay, so, ang kaso nyo, deportation at kulong. Okay, lahat ng trace of ancestry nyo sa buong mundo, kulong. Dahil sa pagnanakaw nyo at pangluloko sa buong planeta at sa Diyos. Ha? Sige, sunugin nyo na yan. Magsimula na kayong magsunog ngayon. No? Nakakahiya kayo. Iwan ko ba sa inyo? At yung mga nandyan sa universities, kulong kayo. Pagpatuloy nyo pa yung magturo kayo na ang Eden ay, ang gumawa ay Chinese ancestors. At ang Eden ay isang inchik na ama ng kasinungalingan. Pwede ba yan? O sige, burahin nyo na yan. Yan ang utos ng Dr. Si Rizal, di ba? Okay? So, para lamang sa kinabukasan na inyong mga apo. Dahil mahihiya ang mga apo nyo, generasyon ninyo ang sinasabi namin. Okay? So, this is a battle of truth and lies.